naman natin, hindi natin may iwasan yung mga fireworks. Okay, so ano-ano nga po ba yung mga paraan para hindi mo mabuntis ang inyong partner, ano? So if you do like my videos po, mga madam and sir, just don't forget to please click like, share, and subscribe sa aking YouTube channel and Facebook page. Pasama na rin po na aking TikTok account. So maraming salamat po. God bless! My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So once again, it's me, your nurse, Adam EFC. And for today's vlog, ang ating topic for today is all about ways on how to prevent pregnancy. At sir, kung naghahanap ka po ng talagang 100% na hindi mo siya mabubuntis, eto na. Abstinence po ang inyong gagawin. Okay, literal na huwag niyo pong gagalawin ang isang babae kung ayaw niyo siyang mabuntis. It's 100% talagang hindi mo siya mabubuntis. Pero syempre, if you are sexually active, meron kang partner sa buhay, so syempre hindi yun maiiwasan, mga madam, di ba? So we have lots of options naman po, mga madam and sir. Like for example, yung mga ating mga contraceptive methods na binibigay ng ating family planning, ano? So, kung may idea po kayo dito, napakarami po nito, mga madam and sir. And yes po, ano, gusto ko rin po i-inform sa inyo, mga madam and sir, na may failure rate din po ito. Kasi nga po, hindi po ito 100%. So, ibig sabihin ng failure rate, laging meron 2 to 3% na chance na pwedeng mabuntis ang inyong partner kahit na, okay? Kahit na ginagawa niya po yung dapat niyang gawin. So number one, ano, explore your ideas in different contraceptive methods, mga madam and sir. Napakaraming iba't ibang ways on how to prevent pregnancy dito sa ating contraceptive methods, ano. Hindi lamang po withdrawal, calendar method, condom, napakarami pa po. And madam, if you are using birth control pills, ano, hormonal contraceptive pills, napakarami din pong ibang klase. So we have also the vaginal rings and skin patches na nilalagay po for 21 days, ano? So, sa skin patches, dinidikit siya for 21 days and then aalisin mo ng 7 days and then papalitan mo ng panibagong skin patches. Ganon din po sa vaginal rings, ano? Kailangan nyo po mag-explore dito. Pumunta po kayo sa inyong mga doctors, OB and urologists para ma-explain niya po sa inyo kung ano po ba yung nababagay sa inyong contraceptive. Okay po, so next, make sure that you are using it correctly, madam. Opo, ano, especially sa mga kababaihan na gumagamit ng tinatawag na oral pills, ano. So, sa mga gumagamit nito, ano, kailangan same time and every day nyo po ito tinetake. And avoid misses. So, ibig sabihin, kailangan hindi kayo magkamali o magpatlang ng pagtake ng oral pills. Pero, kung hindi po maiiwasan, okay, kung nakalimutan nyo pong magtake ng pill ng isang araw, pag naalala nyo po agad ito, ito po ay inyo pong inumin. Okay? What if naman po, ano na, 2 days po kayong nakalimot. Okay? So, pag naalala nyo, pwede nyo naman po ito inumin, yung both pill, ano, yung dalawang pill na yon at the same time, or pwede naman pong magkaibang oras sa isang araw na yon. Okay? So, pwedeng alas 8 yung umaga, o yung isa naman alas 12 ng tanghali, kung nakalimutan nyo po ng dalawang araw. What if po tatlong araw? Okay, madam. Kung tatlong araw po, wag na po kayong minum ng pills, okay? Kasi hindi na po kayo safe. Okay, so what if naman po yung gumagamit ng vaginal rings and skin patches? Tandaan po, hindi nyo po dapat kalimutan ang replacement. So, ibig sabihin, once after the 7 days na rest, ano, kailangan kasi kayo mag-replace ng another vaginal ring or skin patch. Once hindi mo po ito ma-replace, definitely, you are not safe. Ano? So, lagi po yung tatandaan, use your contraceptive method. Correct. Okay po. So, next, ano, we can use double up contraceptive methods. Anong ibig ko pong sabihin dito, mga madam and sir? For example, si madam po ay gumagamit ng oral contraceptive pills. At si sir po ay hindi na makapaghintay kasi nga po, lagi po namin sinasabi, mas mainam pong mag-take ng birth control pills sa first day ng mens. Tandaan na, sa first day ng mens. Pero what if po na
ang tagal pa po kasi ng first day ng mens niya. Hindi po ba pwedeng magsimula kahit hindi first day ng mens? Pwede naman po, sir. Ito na yung sinasabi ko sa inyong double up contraceptive methods, ano? So, kailangan po dito, mga madam and sir, ano, kung sakali po na after mens na si mama, no? So, sasabihin natin ika 10th day, 11th day na po siya nagsimulang mag-inom ng kanyang oral pills, ano? So, pwede naman yon na mag-take siya ng anytime, ano, sa kanyang buwan. Pero, sir, okay? You have to wait for 7 days, oo, para maging effective po yung tinatawag na oral birth control pills, ano? So, ibig sabihin, gagamit ka po ng iba pang klaseng contraceptive pills or contraceptive methods. I mean, like, for example, withdrawal method and another condom, ano? So, syempre, no, pwede rin niyang gamitin yung calendar method pag alam niya po na fertile siya, ano, hindi lamang po withdrawal, pwede niya pong gamitin din yung condom. So, hindi po agad-agad na pag-take mo ng oral control, oral birth control pills ay instant agad na hindi kayo mabubuntis. Hindi po ganon. Pwede po yon kung first day ng mens ay nagtitake na po kayo ng pills, ano, sa safe days po yon, hindi nyo na po kailangan maghintay ng for 7 days para makipagtalik ng walang protect. Okay, so next, ano, you can track your fertility days and avoid sex during ovulation period. Yes po, mga madame sir. Dapat po tayo ay maglista. Hindi lang po, ano, isang buwan, mga madame sir. Kung maaari, dapat po may record tayo at least 6 months na first day lagi po ng inyong mens. Hindi naman po yun mahirap, ano? So, mas mainam po kung mag-download po tayo ng apps para ma-take note natin doon every month, ano, kung kailan yung ating first day ng mens. Kasi doon tayo magbe-base kung ilan po yung cycle nyo, kung nasa regular po ba kayo, at kung kailan, yung inyong fertility period, ano? So, tandaan, mga madame, sir, kung nasa fertile days po kayo, kailangan, ano, hindi lamang po withdrawal. Hindi lamang po withdrawal ang inyong gagamitin method. Bakit po? May tinatawag po tayong precum na posibleng makabuntis nang hindi sinasadya. Okay po. So next, ano, may idea po ba kayo sa tinatawag na easy or emergency contraception? Nabanggit ko na po ito sa ibang vlogs ko, mga madam and sir. Ano, this is different with oral birth contraceptive pills, ano? So ano pinagkaiba nito? Hindi po ito nagpapalaglag sa isang baby, mga madame sir. Tangi ang ginagawa lamang po ng easy or emergency contraception ay prene-prevent po magkayong mag-ovulate. So, ibig sabihin, pinipigilan itong lumabas ang inyong itlog. Kasi kapag hindi po lumabas ang inyong itlog, wala pong makikita si sperm, hindi po sila mag-unite, hindi po sila magkikita, and walang pregnancy magagawa. Okay, so ang nangyayari po dito kasi sa easy, mga madam and sir, dapat po kung sakaling alam niyo na po na malapit sa inyong ovulation days, ano? So alam niyo nang kayo ay iitlogen o lalabas ng inyong itlog, ano? So kailangan mag-take po kayo nito kung sakaling hindi niyo po sinasadya na meron po kayong unprotected contact. Okay? So ibig sabihin hindi na i-withdraw or sabihin nating nai-insert or nai-ejaculate sa loob, ano? So syempre, kapag may nai-ejaculate sa loob, may waiting na po doon na sperm. So hinihintay niya na lamang po lumabas yung itlog. And definitely hindi ka pa po nangingitlog. Ang gagawin po ni EC ay patatagalin si itlog na lumabas para ano? Para hindi nga po kayo mabuntis. Okay, pero dapat pag tinake nyo po ito si Easy ay within 72 hours after nyo pong makipagtalik. Mas mainam po yun. Yes, meron na naman po ako sa inyong game app na i-recommend na pwede kayong manalo ng malaking halaga, si 1xBet. Ano? So, kailangan nyo lamang pong mag-register, ano, sa aking link na ilalagay dyan sa description box or sa comment section. Ano? Pagka-click nyo po ng link, mga madam and sir, ano, i-type nyo na rin po agad ang aking promo code, ano, SaraMe. Ano, bakit? Ano, pwede po kasi kayo makareceive ng up to 7,000 pesos bonus na ibibigay ni 1xBet. Kaya sir, kung mahilig ka po sa mga sports like PBA, NBA, ano, yung ating mga favorite dyan, ano, so ano pang hinihintay nyo? Download na! So this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for today. So maraming salamat to you. God bless! Lost in your eyes, under your spell.